Noong last game nga ho natin kontra Kazakhstan, tayo ho ay natalo ng 4 na puntos. Pero marami pa rin ho siguro sa inyo ang nagsasabi na bounce back na lang tayo kontra Iran. At siguro eh posible mangyari yun dahil kahit ako no, ako'y naniniwala na kaya naman siguro makabounce back ng ating national team. Pero kung inaakala nyo na tayo lang ang gustong magbounce back, pues nagkakamali kayo dahil pati ang team ng Iran ay gustong magbounce back dahil noong last game nga nila kontra Australia, eh sila'y natambakan ng 29 points lang naman. So, sino nga kaya ang makaka-bounce back? Ang team ba natin or ang team ng Iran? So, yan ang ating pag-uusapan. Pero kung bago ka sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. So, as of now, wala akong nakakaalam, syempre, kung sino nga ba ang mananalo at ayoko rin magbigay ng opinion ko about dito. So, pag-usapan na lang natin yung performance ng Iran. So, ayan nga ho yung statistical points sila noong laban nila kontra Australia at lahat ho yan, o halos lahat yan, ay lamang ang Australia. Kaya naman ho, ang naging final score sa laro na yan ay 76 to 47 lamang yung team ng Australia. So, malaki nga ho ang apekto niyan sa quotient ng Iran. So, balik ho tayo sa topic. Kung ang team Pilipinas nga ho na nalamangan lang ng 4 points ay gustong makabounce back, paano pa kaya etong team ng Iran na gustong makabounce back dahil nalamangan nga ho sila ng 29 points? At kung inyo nga ho titignan yung ating Group F, kung saan ang pang second place nga ho ay ang team ng Iran, samantalang ang Pilipinas naman ho ay pang third place. At what if tayo ho ay manalo sa kanila ngayong window, ibig sabihin ay magtatabla tayo. At eto ba ho ah, kung ang team naman ng Japan ay manalo kontra Kazakhstan, ibig sabihin, magtatabla tayong tatlo ng Japan. Kaya naman ho, ganun kaimportante itong laro para sa team ng Iran at maging sa team Pilipinas. Dahil nga ho, baka maudot pa yung World Cup spot nitong team ng Iran. Kaya naman ho, ating mas asahan yung mas physical na laro ng team ng Iran. Disclaimer lang ho na hindi ko ho pinapanigan ang team ng Iran dahil dihamak naman po kasi na mas marami silang mas physical na manlalaro. Kaya naman good luck ho sa ating national team. And again, this is RJ Basketball TV signing off.